Pero bago ang lahat, please click and subscribe and press the notification bell para updated kayo sa mga bakbakan topics. Isang ganap na pay-per-view star si Rene Marcos Maidana noong panahon ng 2010 to 2014. Meron siyang 10 laban na kung saan 4 dito ay talo at 6 na panalo. Notable fights niya sa ilalim ng kanyang karera, si Amir Khan, Eric Morales, Devon Alexander, Adrian Broner at Floyd Mayweather. Noong kasagsagan ng karera niya, in-interview siya kung sino ang pinaka-exciting fighter para sa kanya. Ang sagot niya ay si... According to Marcos Maidana, who's the most exciting fighter in boxing today? Manny Pacquiao! ¿Quién es el peleador que hace las mejores peleas? 13 laps, Marcos. ¿Qué es el mago para ti? At noong December 14, 2013, isa sa pinakamagandang performance sa ginawa ni Maidana ng kalabanin niya si Adrian Broner. Ang labanan na ito ay pinamagatan nilang The Danger Zone na kung saan pinaglabanan nila ang WBA welter title. Umaatikabumbakbakan ang labanan na ito na kung saan kaunang-unahang nakuha ni Adrian Broner ang kanyang pagkatalo. Kilala natin si Adrian Broner na meron siyang alias na The Problem. Tuwang-tuwa ang mga fans na nakita nila na ginugulpi ito ni Maidana. At binansagan nila ang laban na ito na The Problem Solved. At bumulusok ang karir ni Maidana na nagbigay ng daan para magkaroon ng 2 laban kay Floyd Mayweather. Nagbunga na malaki ang laban na yon. At si El Chino ay masayang nagretiro at in-enjoy na lang ang kanyang buhay. Kapansin-pansin ang paglobo ng katawan nito nung hindi na siya lumalaban sa boxing ring. Nagpahayag siya na gusto niyang bumalik noong 2019 pero para kalabanin lamang si Pacquiao na namangha siya sa performance na ipinakita niya laban kay Keith Thurman. Si Maidana na merong record na 35 wins, 5 loss at 31 KO na nagsabi na hindi katulad ni Floyd Mayweather na hindi siya tumatakbo sa ring. Magiging kapanapanabik ang labanang ito sapagkat katulad ni Pacquiao ay lagi siyang umaabante. Ika niya, nilabanan niya na ang fans. Meron na lamang nag-iisang boxer para masubukan ko ang aking lakas. At yon ay si Pacman, sabi ni Maidana. Sa kasalukuyan, nag-iensayo si El Chino para sa kanyang comeback fight. Ginagawa niya aktibo ang sarili niya at kamangha-mangha naman na nabawasan na ang kanyang timbang. Sa ngayon, alam natin na wala pang panama si El Chino kay Pacman. Subalit, kung iisipin natin, kung naglaban sila sa 2015, kanino kayo pupusta mga kabakbakan? Di ba po magandang laban? Umani si El Chino na maraming respeto sapagkat alam ng lahat na ang taong ito ay walang inuurungan. Shoutout po kay Romeo Zita Jr., Vincent Nolan Racho at special thanks po kay Master Rai pati kay Ronald Sanji for being my contributor sa aking previous video. God bless po sa atin lahat and thank you for watching. Please click and subscribe para ma-update po kayo sa susunod na kapanapanabik na bakbakan videos. See you!